The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and his disciples came to land at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him. They scurried about the surrounding country and began to bring in the sick on mats to wherever they heard he was. Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch only the tassel on his cloak, and as many as touched it were healed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. In one of the parishes I serve, there was a retablo of the Divine Mercy. And one time, I saw an old lady rubbing a piece of cloth in the retablo. Bagong pagawa ko yun. Ano po? Sabi ko sa kanya, Nanay, dahan-dahan naman ang punas. Ano? Kasi baka mabura. Ano po? Dahan-dahan. But the old lady said, pasensya ka na, Father. Ito lang ang request ng anak kong may sakit. That this cloth be touched in the image of the Divine Mercy. Of course, nagbibiro lang ako, pero napahiya ako. Napahiya ako. Ang pananampalataya ng may sakit na sabihin sa kanyang nanay, ipunas mo naman ito sa imahinang Divine Mercy. My dear friends, my brothers and sisters, people would say, I can pray anywhere because God is everywhere. I can pray anywhere because God is everywhere. That's true that God is everywhere, but God also instituted places where we can pray. Ang Diyos ay nasa lahat, kaya pwede kang magdasal kung saan mo gusto. Pero, may inilaang lugar ang Diyos kung saan tayo dapat nagdadasal, where we can meet God. The first reading speaks of it. People are invited to come, and what was the grace that was being, perhaps we desire that not we only dwell in places where God dwells. Hopefully, God dwells in us. Hindi lang yung tayo ay natitipon-tipon sa mga lugar kung saan ang Diyos ay nagtalaga kung saan tayo dapat nagdadasal. Pero sana, ang Diyos ay nananahan sa atin. Nananahan sa atin. Anong meron sa Ebanghelyo? Ang dalangin ng mga may sakit, sana mahipo ko man lamang ang laylayan. Ganun na lang. Di po ba? No? Ganun na lang. Sabi nga sa ibang bansa, ang hirap makakuha ng lugar kung saan pwede ka magsimba. Sa Pilipinas, 5-5 ang misa eh. Hindi po ba? No? Kahit saan pwede. Kahit saan pwede. Pero dahil we have the luxury of finding churches everywhere, ang masakit na kwento ay ano? Ang daming simbahan, pero mas marami ang hindi nagsisimba. Hindi po ba?
Ang daming simbahan, pero mas maraming hindi nagsisimba. Mga minamahal na mga kapatid, pag binasa nyo ang banal na aklat, makikita nyo yun. You must seek the Lord while He can still be found. Hindi palaging makikita ang Diyos. Hindi palagi. Kaya kung may pagkakataon, hanapin mo. Kasi mahirap yung, sabi nga ay, masyado tayong busy. Magsimba ka naman, sorry Lord, busy ako. Magdasal ka naman, busy ako. Pasyalan mo na lang naman ako sa simbahan, sorry Lord, busy ako. Palagi tayong busy. Saan tayo busy? Doon sa mga bagay na hiningi natin na sana makapagtrabaho ako. O busy-busy ka sa biyaya ng Diyos. Na sana magkaroon ako ng negosyo, busy ka doon. Palagi tayong busy. The blessing has become the problem and prevents us from coming to God. Kaya nung ikaw ay may sakit, sabi mo sa Lord, Lord, may sakit ako. Sabi ni Lord, pasensya ka na, busy ako. Diba? Mahirap yung tayo lang ang busy. Di po ba, ano? Mahirap yun. Again, my brothers and sisters, we can find God everywhere. But God has instituted places where we can really find God in worship. Our goal is not simply to gather, but to ask the Lord to dwell in us. Amen. As I have said, there are designated places where you can meet God. Ano sabi sa Ebanghelyo? Inilatag nila mga may sakit kung saan dadaan si Jesus, sapagkat hindi lahat dinadaanan. Ano po sabi ni Saint Agatha? During her time, the problem of the church, the poison, ang term na ginamit, the poison during her time is indifference. Indifference. Alam po ninyo, hanggang ngayon, yung pa rin ang sakit ng simbahan. Indifference. Why? Because there always a need to feel important. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.